Hello and welcome to my channel, guys. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa basic na pag-estimate ng halaga ng pagpapatayo ng building o bahay. Tinatawag din itong quantity surveying o construction cost estimating. By the way, guys, ang video na ito ay makakatulong sa inyo kung gusto nyong maging isang quantity surveyor sa isang construction company. Or gusto nyo lang magkaroon ng basic na idea kung magkano ba ang posibleng halaga kung kayo ay may balak na magpapatayo ng sarili ninyong bahay. Para naman, hindi kayo masyadong mahututan ng mga kontraktor na lalapit sa inyo para sa kanilang serbisyo. Bigyan ko lang kayo ng overview kung ano ang isang quantity surveyor para doon sa may balak na tahakin ang career na ito. Basically, ang quantity surveyor ang nag-compute o nag-estimate kung magkano ang maaaring gagastusin para sa paggawa ng isang project, halimbawa ng isang building o bahay. Ako, bilang isang quantity surveyor o usually tinatawag na QS, karamihan sa mga kasama ko na hindi QS, ang akala nila ang trabaho ng QS ay ang pag-estimate lang ng mga materyales na kakailanganin sa project. Halimbawa, kung ilang sako ng simento, buhangin, graba, mga bakal at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, malawak ang trabaho ng QS at napakasilan kasi nag-i-involve ito ng pera. Sa totoo lang, ang QS ang bumubuhay sa isang construction company. Bakit? Sa QS nakadepende kung may makukuhang mga projects ang company. Sa bidding, dapat competitive at balanse ang cost offer mo sa prospect client para sa inyo may award ang project. Competitive kasi may mga kompetensya ka na ibang company na gusto rin kunin ang isang project. Kung masyadong mataas ang offer mo kaysa sa offer ng iba, malamang sa iba may award ang project. Pag na-underestimate naman ng QS, ay malilinti ka naman siya sa bossing niya kasi malulugi ang company pag na-i-implement na ito. So, dapat balancing-balancing. Sa pag-compute ng project cost, may dalawang klaseng cost na dapat i-consider. Ang direct cost at indirect cost. Pero, yung direct cost lang muna ang i-discuss ko kasi masyadong malawak na ang topic. Anyway, basic lang naman ang pag-uusapan muna natin. Ang direct cost ay yung mga gastos na direktang kailangan sa isang trabaho o ng project as a whole. Halimbawa, yung material cost, labor cost, at equipment cost. So, umpisahan muna natin sa isang simpleng example. Muna, yung kukumputin muna natin yung footing o yung pundasyon ng building na ito. So, by the way, yung sa quantity surveying, kailangan mo pala na at least alam mo yung paano pag o familiar ka sa yung AutoCAD, kagaya ng nakikita nyo ngayon sa screen. AutoCAD at saka yung MS Excel na program. Kasi sa AutoCAD, dito mo makukuha yung mga information o mga detalye sa detalye sa mga i-estimate mo na mga materials at saka pag-extract mo ng mga information, doon mo naman ilalagay ang mga information dito sa Excel na program para madaling makompute yung quantity. Okay, umpisa na natin. Ito nakikita nyo ngayon, ito yung foundation plan o ito yung mga footing ng nasabing building. So, dapat natin malaman ang mga sukat. Sukat sa isang ng pundasyon, yung tinatawag na length, width, at saka yung thickness ng footing para makuha natin yung volume ng konkreto. So, kung makuha na natin ang volume ng konkreto, base doon, makukuha din natin kung ilang sako na semento, ilang sako ng graba, ilang sako ng
buhangin ang gagamitin natin. Okay? So, unang-una, sinasabi ko, kukunin natin yung dimension o sukat ng pundasyon. So, actually, kung napapansin nyo, typical o isang klase lang, isang detalye lang ang footing na makikita natin. So, nakalagay dito, footing F1. So, lahat ng footing na ito na may pangalan na F1, ibig sabihin nun, typical ang detalye na, meaning pari-pariho lang. So, unang-una, tingnan natin sa detalye ng footing. Footing F1, may length at saka width na 1 meter by 1 meter. Kasi itong dimension na to, nasa millimeter ito. So, itong 1,000 in millimeter yan. So, it is 1 meter by 1 meter. At saka dito sa section niya, makikita natin na 250 mm ang kapal o 0.25 meter. Paano nga pagkuha ng volume ng konkreto? So, ang footing natin is 1 meter by 1 meter by 0.25 meters. So, buksan natin ang ating Excel file. Dito pala sa Excel file ko, may format na ito na ilalagay nyo na lang yung mga dimension ng footing. Halimbawa dito sa sheet na to, andito yung F1. Merong nakalagay dito na concrete cover, pero hindi masyado ito naka-apekto sa, o hindi talaga ito nakaka-apekto sa volume ng concrete natin. Nakaka-apekto ito pag nandun, napunta na tayo sa pagkuha ng quantity ng bakal natin. So, tingnan nga natin sa detalye kung ilan yung concrete cover niya. Actually, hindi ito na, dito nakasad, pero pwede nating suksukatin dito sa AutoCAD. Nakalagay dito 49 in millimeters. So, pagpalagay na natin dito ng 51. Pagpalagay natin ito ay 50 millimeter. 50 millimeter, ang equivalent niyan in meter is 0.05 of a meter or 50 millimeter. Tapos, bilangin natin sa AutoCAD o sa plano kung ilang piraso yung footing ngayon. Kasi typical lang naman. So, ilang F1 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, meron tayong 17 na footing. At saka yung length in meters sa footing natin is 1 meter. Ang width niya is 1 meter. So, square footing. So, length is 1 meter. Width is 1 meter. Ang thickness niya, tingnan natin uli, is 250 mm or 0.25 meter. So, 0.25. Tingnan mo, kusa nang lumalabas yung volume niya kasi naka-formula na niyan. Kung napapansin nyo, dito sa Excel file ko, mayroong mga cells dyan na medyo dark siya, may kulay siya na gray. Ang ibig sabihin yan, sinadya ko yan na kulayan para dito sa mga cells na yan, doon lang tayo mag-i-input ng mga dimensions or mga data galing sa AutoCAD. Kasi yung ibang cells na hindi nakakulay, naka-ano na yan, naka-formula na yan, automatic na mag-compute yan ng value o ng quantity. So, halimbawa, dito na tayo. O, tingnan mo. Lumabas na yung total na cubic meter ng footing. Sa 17 footing na may size na 1 by 1 by 0.25, ito yung total niya. 4.25 cubic meter na konkreto. Tingnan nyo guys. Meron din ditong ginawa kong column kung saan makikita nyo yung plywood na gagamitin natin.
At saka meron din kasing halimbawa sa footing, halimbawa kung yung purma ng isang kongkreto bago natin buhusan, siyempre pupurmahan natin 'yan gamit yung pinaka-common is plywood. So andito yung plywood yung gagamitin natin. Nilagay ko dito na use 4 times kasi pwede naman na pagkatapos mo magbuhos ng isang footing na ito, pagtuyo na yung kongkreto, tanggalin mo yung purma. At typical lang naman yung footing natin sa 17 footing, pare-pareho lang ang purma na gagamitin nyo. So kaya, nilagay ko dito na 4 times mong gagamitin yung parehong yung purma na yon, kasi pupwede nga kahit na ano lang natin na 2 times na lang, kasi pag 3 to 4 times, magdepende din kasi sa quality ng plywood na gagamitin nyo. Halimbawa, kung doon tayo sa laminated na plywood, yung halimbawa yung 1/2 inch na kapal na plywood, medyo pwede mong gamitin yun na hanggang 4 times. Pero kung gagamit ka lang ng plywood na medyo manipis, at saka yung ordinary pa, di maano yun, madali na masira yun. Pwede mong magamit yun hanggang 2 beses lang. So, same dito naman sa, kasi pag yung purma mo, dapat mo siyempre may mga ano yon, mga frame gagamit ka ng kahoy o yung timber para sa pormada mo, pang framing mo. So dito yung kahoy, sige, pwede natin na sa masasabi natin na 4 beses mo gagamitin yung kahoy na yun, kasi ano naman, medyo mas matibay yung kahoy kumpara sa plywood. Halimbawa pag ano mo na, pag pinako mo tapos tatanggalin mo uli para gamitin mo sa ibang footing na bubuhusan mo. So dito mayroong timber na gagamitin mo sa pormada mo. Actually pareho lang ito, pero may computation ako para sa in cubic meter. Pero pag bibili ka ng halimbawa yung kuko na lumber o na timber, hindi ka naman maintindihan ng sa tindahan kung bibili ka in cubic meter. Dapat bibili ka in board foot. So pinakita ko lang kung anong quantity niya in cubic meter para madali ko ma-convert into board foot. So pwede natin i-hide ito kasi hindi natin ito kailangan kung tayo ay mag-order ng materials. Hindi ka pwede mag-order ng kahoy in cubic meter kasi malamang hindi ka maintindihan na sa tindahan. So andito, timber 4 forms in board foot na gagamitin mo 4 beses kasi pwede typical lang naman yung footing natin. At syempre kailangan mo ng pako sa forms. Kaya dito na nakikita. So actually usually kung gagamit ka ng dos por dos na kahoy para sa pormada mo, siyempre gagamit ka ng mas makapal pa sa dos por dos, which is ang 2 inch by 2 inch. So gagamit ka ng pako na 2.5 inches. So yan, nilagay ko 2.5 inches. Automatic, naka-formula na yan. Gagamit ka ng sa 17 footing, gagamit ka ng mga more or less 2.5 or 2.45 kilogram ng pako. Okay? So, actually, naka-formula na yan. Meron din tayong tie wire or binding wire para sa bakal natin. Naka-formula na din yan. Meron ditong curing. Actually, hindi naman tayo nag-curing dun sa atin. Especially yung ano lang, dun sa yung mga residential na bahay. Hindi, pagkatapos ng kuan buhos natin, hindi na tayo nagku-curing pa. So pwede i-hide na lang natin to. Yung bituminous paint naman, actually intended ito for waterproofing ng footing natin, pero usually hindi din tayo nag-waterproof sa ano natin, dun sa mga yung mga bahay natin. So hindi na masyadong kailangan to sa atin, so i-hide din natin. Ngayon, ang makikita, hide,
natin dito is yung reinforcement bar o yung bakal. Dito naman, kailangan natin, kasi tingnan mo yung cells niya, nakaano siya, naka may kulay. So ibig sabihin niyan, dapat may i-input ka na information dito galing sa plano mo. So BL, ang ibig sabihin nito ng BL is the bottom na bakal, L is the longer bar, at saka itong B is bottom, which is the shorter bar. Ito applicable to guys kung yung footing mo is hindi siya square or yung dimension niya may isang side na mataas at saka yung isang side naman ng footing mo is shorter side. Pero sa kaso natin dito sa particular na building na ito, yung footing natin is 1x1. So kahit saan mo pa ilagay dito yung sa BL o BS, pareho lang yan. Yung long at saka yung short bar, actually walang long at saka short dito, pareho lang kasi ano nga, square nga yung footing natin. Itong TL naman at saka TS, meaning top long bar, top short bar. Pero sa case natin ngayon, yung footing natin, ang detalye is only one, ano lang siya, nasa bottom reinforced lang siya. So wala siyang top reinforcement. So zero ito yung TL at saka TS natin. Okay? Dito tayo sa bottom reinforcement. Tingnan natin sa detalye, yung bottom reinforcement niya is ito na. Ito yung reinforcement ng footing natin. So since square yung footing natin, yung pareho lang yung haba ng riba natin. It's ang diameter ng bakal natin is 12 mm at 100 mm on center. So tingnan natin sa ating Excel file ang diameter natin ng bottom bar natin. Tingnan natin uli. It's 12 mm. Tingnan ang baguhin natin to. 12. Yung short natin, pareho lang din, di ba? 12 mm. Tingnan uli natin yung cells na may kulay dito. Yung spacing. Spacing ng bakal. Tingnan mo yung spacing dito. 100 mm. Tingnan mo 100 mm. Pero dito sa Excel natin, nakalagay ito. Spacing natin is in meter. So, ang 100 mm is equivalent to 0.1 of a meter. So, 0.1 yan. Automatic na lalabas itong ilang piraso. May ano pa, yung bend niya, length, total length, ganyan. Naka-formula na yan. At saka dito, automatic, lalabas yung total na kilogram ng bakal natin. Ngayon, i-discuss ko lang ito. Itong computation sa bakal natin, ito yung pag-i-estimate ng medyo madalian na rough estimate lang na hindi naman magkalayo sa yung actual talaga. Kasi kung gusto mo talaga na napaka-accurate na measurement or accurate na estimate sa bakal, kailangan mo ng yung BBS or yung bar schedule mo, matatagalan ka nun. Ang purpose ng discussion na ito is kung paano ka mag rough estimate ng bakal na madalian lang pero hindi naman magkalayo. Okay? So, halimbawa dito, naka-consider na yung mga kung may lap length man, kung masyadong mahaba yung footing mo, na-consider na. So, ito yung total na reinforcement, 362.67 in kilogram. Okay? Ngayon, ano pa ba? Ano pa bang mga materials na kakailanganin mo sa kung magbuhos ka ng footing? I-check nga natin kung na-consider ba natin lahat. Kailangan mo ng plywood, kahoy, pako sa forma,
siyempre yung binding wire o tie wire mo para pagtali sa bakal. O, ito, ito naman yung bakal. At saka importante nito, yung simento, yung buhangin, at saka yung graba. Hindi nyo makikita dito. Pero nandito sa summary ng materials, which is nakalink na material cost, nakalink na ito. Kung bubuksan mo dito, nandito yun. Tingnan mo. 4.25 cubic meter ng lahat na footing. Tingnan mo, tingnan nga uli natin yung detail na calculation niya. Tingnan mo. Ito yun. 4.25 cubic meter ng konkrito. Base dito, sa volume ng footing, makukompute mo kung ilang sako ng simento ang kailanganan mo, kailangan mo. Ito, kinukonsider ko dito na may itong, kung hindi ako nagkakamali, class A yata ito na buhos. Walong sakong simento ang kakailangan mo sa isang kubiko na konkreto. So, naka-formula na yan. So, kailangan mo pala ng 34 bags of cement para mabuhusan mo yung 17 na footings. Pero kung napapansin nyo, meron akong column dito na nagko-consider ng wastage. Kasi halimbawa, hindi talaga maiwasan yan sa site during construction na maay, halimbawa, simento na pag-deliver pa lang, nabutas, natapon, so hindi mo na magagamit yun. For example din, nabasa, nawanan, na ulanan yung simento mo, titigas yun, hindi na magagamit yon. Kaya meron tayong kinukonsider para dyan, mark up for wastage, which is yung itong 5% actually, ano ito, parang base sa mga experience natin, ito usually yung mga percentage kung saan yung mga materials na natapo, nasayang. So ito parang ano lang to, rule of thumb lang yan, yung 5% na yan. So halimbawa, sa 34 sa bags of cement na kakailanganin mo base sa computation mo, lagyan mo ng markup para sa wastage na 5%, which is dalawang sako pala. So ang bibilhin mo ngayon hindi 34 bags of cement kundi 36 bags, para meron ka ng, kung sakali man may matapon na simento sa site, hindi na magamit kasi titigas na, babasa. Kaya dapat 36 ang sako ang bibilhin mo. Ganun din dito sa buhangin. Ito, itong 2.13 cubic meter ito na buhangin, may ano ka rin, may wastage, dapat din i-consider na 5% yan. Yung graba, naka-formula na yan. Itong mga materials dito sa baba ng ito na na-highlight ko, ito yung mga basic na mga kakailangan mo talaga kung magbubuhos ka ng footing. Ito yung simento, buhangin, graba. Itong tubig, hindi yung iba, hindi nila kinukonsider ito kasi maliit na bagay, pero kailangan ito talaga kasi yung tubig, binibili din yan. So ito, naka-formula na din yan, yung approximately ilang litro, in liters ito, nagagamitin mo. Okay, yung itong bakal, kung napapansin nyo, itong bakal na ito, hindi ito dito nakasaad sa summary kung ano yung laki ng bakal o diameter ng bakal. Nakasaad lang dito yung total na kilogram niya. Tingnan mo. Tingnan natin dito sa ano niya. Nandito nakasaad sa detailed na sheet yung diameter ng bakal, which is 12 mm. Pero tingnan mo, pag mag-order ka sa hardware, hindi ka naman bibili ng bakal na in kilogram eh. Diba? So, ang gagawin nyo, punta ka lang dito sa sheet na to, may total na length dito. Tingnan mo, may total length. Actually, i-add mo itong dalawang to, 204,
i-divide mo lang by approximately by 6 meter. Halimbawa, ito. Yung total length natin ng bakal. Ganyan, 408 meters. Divide mo ng 6 meters, yung commercial length. So, may 68 lengths ka ng bakal na 12mm rebar ang bibilihin mo. Ngayon, dapat ka rin maglagay dito ng wastage factor. Yan, 5% pa rin. Kung maglagay tayo ng 5%, so bibili ka ng mga more or less 71 lengths na bakal. Pero, since ang pinaka purpose naman itong discussion na ito is yung kung paano kukumputin yung approximate cost, so dito na lang tayo sa in kilogram para medyo mas simple. Kasi yung makukuha naman natin kung ilan o magkano yung presyo ng bakal in kilogram, yung ano niya. So dito rin sa binding wire o tie wire natin in kilogram, itong mga information na to galing din dito sa sheets na ito. Yung plywood, yung timber at saka yung common wire nail. So ngayon, pwede mo nang presyuhan. Maglagay ka lang dito ng magkano yung unit rate niya. Yung sako ng semento. Actually, hindi ko na alam kung magkano. Pagpalagay na natin na nasa 300 pesos per bag. Yung kubik ng kubik. Magkano ba yung kubiko ng buhangin? Wala rin akong idea. So, let's say, nasa 1,500 per cubic meter ng buhangin. Yung graba, mga hindi magkalayo. So, nasa 1,500 din. Ito, yung tubig natin. Kasi malalaman mo ang presyo ng tubig base sa ano nyo, sa billing. Billing ng ano natin. Billing ng tubig buwan-buwan. So, actually in cubic meter yan. So, ipagpalagay na natin na siguro na sa mga ano 5 pesos per liter. Accurate ba? Hindi yata. Kasi yung sige, pagpalagay na natin na 2 pesos per liter. Yung bakal naman, pag bibili ka nito sa hardware, per length yan. Yung presyo magdepende sa haba. I-assume na lang natin na yung nasa mga 15 pesos per kilogram yung bakal natin. Yung binding wire is nasa mga 10. Ito, yung plywood natin. Wala din akong update dito. So, let's see, nasa mga 250. Ito yung board foot. Wala rin akong update. Pero pagpalagay na natin, kasi cocoa ito eh. Cocoa lumber. Let's see, 30 pesos per board foot. At ito namang pako natin. Pagpalagay na natin na nasa mga 20 pesos per kilogram. Tingnan mo. Simple. Kuha mo na agad yung approximate na material cost. Na para sa footing mo. Sampai jumpa.